Sir, if you don't mind, what happened? Because, you know, last I talked to you, last time I spoke with you, we were talking about violations of the antitrust law. That was a business question. And next thing I know, you're at the COMELEC being sworn in. Opo, sir, Sito, talaga pong hindi ko rin po inaasahan itong mga pangyayaring ito. Sa totoo lang po, napakalaki rin po talagang sakripisyo, pero yun naman po ay cargo ko, yun naman po ay personal na decision ko, yung pagtanggap ng appointment na ito. Dahil siguro, siyempre po, isasaraduan ko yung aking opisina. Pagkatapos po, lahat po ng kliyente ko, magwi-withdraw po ako. But then, alam niyo po, napaka-crucial po itong halala na ito. Yung 2022, sabi ko nga, kung after nitong election na ito, maging successful, pwede naman po akong bumalik na muli sa practice. Pwede naman pong walis na muli ako dito sa Commission Election. Makatulong lang po na maiayos natin ang COMELEC, kasi nga po, siyempre, napakadaming nababalitaan, napakadaming misunderstanding, mistrust, disinformation. Siguro po on my own small way, sa konti kong kaalaman po sa pagkukondak ng halalan, eh makapagbigay naman po ako, makapag-ambag sa ikabubuti po ng ating bayan, sir. Did you aspire, work your way through this? What were the circumstances? Yes, sir. No application at all. Yun nga lang po, bigla lang po ako nakatanggap ng tawag mula po sa ating palasyo. At ako daw po ay na-consider bilang COMELEC Commissioner. So nagulat po ako. Sinasabi nila, ito yung highest aspiration ng isang election lawyer. Maari hindi rin po, dahil kung tutuusin po, napakaganda naman, sir, Sito, ng aking pong practice. Mm-hmm. At always naman, natayo yung pinapagkakatiwala ng iba't ibang kandidato. Napakadami pong consequences at napakadami pong mga maaaring mangyari ng pagtanggap ko ng appointment. Okay. So, hindi po, completely wala po akong ini-expect na ganun okay. Po.